Cruz Amelia. Pagtawag ng MC sa pangalan ni Amelia. Malaki ang ngiti niya nang tumayo at umakyat ng stage para kunin ang medalya at certificate niya. Medalya at certificate na nagpapatunay na isa na siyang graduate sa kolehiyo. Congrats ate! Pagbati ni Alfonso, ang nakababatang kapatid ni Amelia. Agad na pangiti si Amelia at inakbayan ng kapatid. Sa susunod, ikaw naman ang gagraduate sa kolehiyo, Alfonso. Tiwala lang. Sambit niya rito na may malaking ngiti sa mga labi. Ngunit agad rin iyong nawala nang makita ang bahagyang pagnguso ng kapatid. Pero paano kami makakapag-aral nito, ate? Kailangan mo pang mag-take ng licensure exam para makapagturo ka na. May gastusin pa para sa review mo bago ang exam. Uunahin muna natin yan, ate, bago kami mag-aral. Sambit ni Alfonso na siyang ikinatahimik ni Amelia. Wala na silang magulang at tanging lolo na lang ang nasa piling nila. Dahil matanda na ito at hindi na nakakapaglakad ng maayos ay hindi na rin makapagtrabaho pa. Ngumiti si Alfonso sa kagagraduate lang na kapatid. Hayaan mo ate, ako munang magpapaaral sa'yo. Ikaw muna bago kami. Naging sambit ni Alfonso na siyang ikinalambot ng puso ni Amelia. Handang-handang mga kapatid niyang huminto muna sa pag-aaral para makapagtapos siya. Gustong-gusto niyang suklian ang ginawa ng mga kapatid niya ngunit wala siyang trabaho. Kailangan niya pang mag-review at mag-take ng exam para sa ganoon magiging ganap na siyang guro kapag nabigyan ng pagkakataon. Nagsa-sideline si Amelia sa isang coffee shop. At ang perang sinesweldo doon ang ginagamit niya habang nagre-review. Nakapag-review naman siya at kalaunan nga ay nakapag-exam. At sa kabutihang palad ay nakapasa naman siya doon. Akala niya ay iyon na ang simula ng lahat. Pero akala lang pala. Akala lang pala ang lahat. Dahil hindi kaagad nakapasok sa pagtuturo si Amelia. Sa dami ba naman kasing pumasa at naging licensed professional teacher, siguradong mahirap ang makapasok kaagad sa larangan ng pagtuturo. Amelia, congrats nga pala sa pagkapasa mo sa board exam. Sambit ni Diana ang kaklase niya. Sumilay ang ngiti sa labi ni Amelia. Salamat Diana, pero kahit nakapasa ako, ang hirap-hirap pa rin makapasok sa trabaho. Ikaw, baka may alam kang racket dyan. Ipasok mo naman ako. Kailangan-kailangan ko na. Papag-aralin ko pang mga kapatid ko. Sambit ni Amelia na siyang nagpaalala sa kaklase sa ina-applyan nitong trabaho. O sakto, pinapaayos ko ngayon yung mga papeles ko papuntang Saudi. Baka gusto mo rin. Sambit nito na siyang nagpakunot sa noo ni Amelia. Papeles para saan? Nagtatakang tanong nito sa kaklase. Para mag-OFW, hindi pinalad sa pagtuturo kaya magtatrabaho na lang sa ibang bansa. Malaki din naman ang kita kaso hindi nga lang natin mapagtatrabahuhan ang kursong napag-aralan natin. Pero para sa akin okay lang naman. Basta may trabaho at nakakatulong sa pamilya, okay na yun. Baka makahanap na rin ako ng mapapangasawa doon, alam mo na, hindi natin alam. Nasa harapan na pala natin ang taong itinadhana para sa atin. Mapanukso at tila mapaglarong sambit nito na siyang ikinailing ni Amelia. Napangisi na lang ang dalaga. Ikaw talaga, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, baka arabo talagang para sa'yo ah. Huwag mo kakalimutan yung balato ko kapag nakapangasawa ka ng arabo. Mapanuksong sabi naman ni Amelia. Sinasakyan niya na lang ang trip ng kaklase, dahilan para malakas itong mapatawa. Sira ka talaga! O ano? Ayaw mo bang mag-apply? Malaki din ang kita doon bilang domestic helper. Kung nangangailangan ka ng pera, tamang-tama ang trabahong yon, lalo na't malaki din naman ang sweldo doon. Sambit ni Diana na siyang nagpatahimik kay Amelia. Parang ayaw ko kasing iwan yung mga kapatid ko dito. Isa pa matanda na si Lolo. Kailangan siyang pakabantayan. Wika ni Amelia sa kaklase. Kung yan ang gusto mo, hindi naman kita mapipilit. O siya, kapag nagbagong isip mo, lapitan mo lang ako. Sambit pa ni Diana. Tumango na lang si Amelia.
Sa mga sumunod ngang araw, pinag-isipan ni Amelia ng mabuti kung anong kahihinatnan kung sasama siya kay Diana papuntang Saudi. Kung sasama siya ay maiiwan ang mga nakababata niyang mga kapatid dito sa Pilipinas. At maiiwan sa kanila ang tungkuling alagaan ang kanilang lolo. Kung hindi naman siya sasama ay baka mabulok na lang siya kahihintay na makapasok sa larangan ng pagtuturo, lalo na at maraming nag-a-apply ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Amelia sa naisip. Kahit anong isip ang gawin niya ay hindi niya lubos maisip na makakaya niyang iwan ang mga kapatid niya rito sa Pilipinas. Okay ka lang ate, bakit ang lalim ng buntong hininga mo at bakit parang ang lalim naman ang iniisip mo? May problema ka ate? Nag-aalalang tanong ni Alfonso sa kanya. Napangiti na lang si Amelia. Wala ito, may pinag-iisipan lang ako. Bumuntong hininga ulit si Amelia. Pinipilit ang sarili na baliwalain ang naisip niya kanina. Osha, mag-aaral na kayo ngayong pasukan ha. Mag-aaral na kayong tatlo. Maghahanap ako ng ibang trabaho para may maipanggastos tayo. Kung wala sa larangan ng pagtuturo ang swerte ko, maghahanap ako ng iba. Hahanapin ko ang swerte ko, Alfonso. Hahanapin ko kung saan ba ako kikita ng maayos. Para naman hindi kayo mahirapan ng ganito. Sambit ni Amelia na siyang nagpalungkot sa kapatid. Yun nga ate, saan ka naman hahanap ng ibang trabaho? Kung sa mall ka lang, baka hindi magkakasya sa panggastos natin dito sa bahay. Tatlo kaming mag-aaral ngayong pasukan, may gastusin pa sa mga gamot ni Lolo. Idadagdag na rin ang pang-araw-araw nating gastusin. Kulang na kulang ate, baka... Huminto si Alfonso sa pagsasalita at tipid ng umiti. Baka magpapaliban muna ako ngayong pasukan ate. Sina Aljem at Melody na lang muna ang pag-aaralin natin total. Wala naman silang tuition fee. Baon lang at saka mga project-project. Tsaka pamasahin na rin. Sambit ni Alfonso na siyang kinontra agad ni Amelia. Hindi Alfonso, mag-aaral ka ngayong pasukan. Ilang taon na ang nasayang mo dahil sa akin. Hindi ko hahayaang may masayag na naman na taon dahil na naman sa akin. Hayaan mo, maghahanap ako ng trabaho na mas malaki ang kita. Didiskarte ako para may panggastos kayo sa pag-aaral. Naiintindihan mo ba? Sambit ni Amelia, ngunit mapapansin pa rin ang lungkot sa mga mata ni Alfonso. Pero ate, saan ka hanap ng trabaho dito na may malaking kita? Karamihan dito, below minimum pang sahod. Mamamasahe pa. Pagtatanong ni Alfonso na siyang naging dahilan para mapabalik sa isipan niya ang naging alok ni Diana sa kanya. Ate, okay ka lang? Bakit natahimik ka? Anong iniisip mo? Tanong ni Alfonso sa kanya. Alfonso, sa katunayan yan, may kaklase akong nag-aalok ng trabaho. Malaki ang kita ron, kaso... Natigil sa pagsasalita si Amelia. Tinitingnan ang naging reaksyon ng kapatid. Ano yun ate? Malaki ang kita kaso ano? Kung malaki naman ang kita at kung okay naman sa'yo ang trabaho, pumayag ka na ate. Maganda yan kasi may kasama ka. Hindi ka mag-iisa sa trabaho mo. Wika ni Alfonso na siyang mas lalong ikinatahimik ni Amelia. Ate! Tila natauhan naman si Amelia sa biglaang pagtawag ng kapatid. Ha? Ano kasi? Nauutal niyang sabi. Anong trabaho ba yan at saan daw bang lugar yan ate? Dito lang din ba yan? Malapit lang ba sa atin? Baka naman sa beer house yan o sa club. Huwag mo namang pasukin ang ganong trabaho ate. Pagtatanong ni Alfonso na siyang mas lalong nagpatahimik kay Amelia. Nag-aalangan siyang sabihin niyon sa kapatid niya pero anong magagawa niya? Kaysa naman mag-isip ito ng kung ano-ano. Yun nga lang, sa Saudi ako magtatrabaho, hindi sa beer house o sa club. Hindi naman pumasok sa isip ko yon. Doon, magiging domestic helper ako kapag tinanggap ko ang alok ng kaklase ko. Tiningnan ni Amelia ang naging reaksyon ng kapatid at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Kung hindi okay sa inyo, aayaw ako. Hindi naman ako pinipilit ni Diana. Inaalok niya lang ako. Gusto kong sa lahat ng mga desisyong gagawin ko ay okay kayo. Bumuntong hininga muna si Alfonso bago nagsalita. Magiging okay ka lang ba dun ate? Ang inaalala ko yung magiging kalagayan mo dun. Wala kami para tulungan ka dun.
Wala kami para damayan ka kapag may problema ka. Sambit ni Alfonso na siyang nagpatawa kay Amelia. Ikaw talaga, malaki na ako, kaya ko na to. Kaya ko nang mag-isa ron. Nag-aalala lang talaga ako sa inyo at kay Lolo, kaya nag-aalinlangan akong umalis. Sambit ni Amelia na siyang ikinanguso ni Alfonso. Ano ba naman yan, ate? Masyado na kaming malaki para alalahanin mo pa. Kaya nga, at isa pa, may cellphone naman, di ba? Kung nag-aalala kayo sa akin, pwede naman tayong mag-video call. Isang pindot lang at parang magkasama na lang din tayo. O ano? Ano nang desisyon mo? Basta, may ipapangako mo lang, ate, na magiging okay ka dun. Bago pa makapagtapos ng pagsasalita si Alfonso ay sumingit na si Amelia. Oo na nga, magiging okay lang ako doon. Isa pa, tatawag naman ako kapag may problema. O sige, ate, pumapayag ako. Basta huwag ka lang makakalimot sa amin, ha? Magtatawagan tayo palagi at sasabihin mo lang sa amin yung mga problema mo doon. Mamimiss ka namin, ate. Nang sumunod na araw ay agad nilapitan ni Amelia si Diana at tinulungan siya nitong ayusin ang mga papeles niya. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Amelia papunta sa Saudi. Ate, mamimiss ka namin, sambit ni Melody na kanina pa iyak ng iyak. Tumawag ka pagkarating mo sa Saudi, ate, ha? Huwag mo kaming kakalimutan. Umiiyak naman na sambit ni Aljem, ang pinakabunso sa lahat. Pinahid ni Amelia ang mga luha niya. Ayaw niya sanang umiyak kapag umaalis na siya pero hindi niya na napigilan, lalo na nang makita ang mga kapatid niyang umiiyak. Hindi rin naman niya maiwasang maluha na isiping iiwan niya ang mga ito. Simula kasi nang isilang sila, kahit naghihirap sila sa buhay, lagi silang magkakasama. Pero sa panahon ngayon, hindi naman na maiiwasan na maghihiwalay talaga ang landas dahil sa hirap ng buhay. Lo, aalis muna ang maganda mong apo, ha? Paalam ni Amelia sa lolo niya. Lo, mag-iingat kayo rito. Aalis lang ako sandali. Pagbalik ko, dadalhan kita ng paborito mo. Antayin mo lang ako, ha? Sambit ni Amelia. Huli niyang binalingan si Alfonso na kanina pa tahimik sa isang tabi. Yung bilin ko sa'yo, ha? Alagaan mo ang mga kapatid at saka lolo mo. Ikaw na munang bahala dito. Nang makapagpaalam sa lahat ay dire-diretso nang umalis si Amelia. Rinig na rinig niya ang iyakan ng mga kapatid niya pero hindi na siya lumingon pa. Ayaw niyang tumingin pa ulit dahil baka kapag nakita niya ang mga naluluhang mga mata nito ay hindi na siya matuloy. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya at ang makitang umiiyak ang mga ito sa pag-alis niya ay maaaring makapagpabago sa kanyang desisyon. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Diana nang mapansin nito ang pagkatahimik ng kaklase. Pilit namang napangiti si Amelia. Oo, okay lang. Naninibago lang ako sa sitwasyon ngayon. Ito ang unang beses na nagkahiwalay kami. Ito ang unang beses na nahiwalay ako sa kanila. Malungkot na sambit ni Amelia habang napapabuntong hininga. Natawa naman si Diana. Masasanay ka rin. Ganyan talagang buhay, Amelia. Dahil sa kakapusan natin, kailangan nating maghiwalay. Dahil sa kakapusan natin, kailangan nating tiisin ang pagkakaulila natin sa kanila. Wika ni Diana na siyang nagpaluha kay Amelia. Nang makarating sa Saudi, agad tinawagan ni Amelia ang mga kapatid niya. Sumilay ang ngiti sa labi ni Amelia nang makita ang mga nakangiting mukha ng mga ito sa screen ng kanyang cellphone. Bumabiyahe na sila papunta sa bahay ng pagtatrabahuhan niya, kaya may panahon pa si Amelia na tawagan ng mga ito. Ate! Agarang tawag ng mga kapatid niya. Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Amelia. Kamusta dyan? Kararating ko lang ng Saudi. Papunta kami ngayon sa bahay ng pagtatrabahuhan ko, kaya ngayon pa lang, tumawag na ako. Baka kasi busy na ako mamaya. Alam nyo na, magpapabibo ko dun sa amo ko dito. Ipapakita ko kung gaano ko kasipag. Pabirong sabi niya pa sa mga kapatid na siyang ikinahagik-gik nitong sa kabilang linya.
Alam namin, magugustuhan ka dyan ng amo mo ate. Masipag ka na nga, maganda pa. Ano pang hahanapin niya sa'yo, diba? Sambit ni Alfonso. Kahit kailan talagang hilig niyong mambola, aanhin nilang ganda ko kung trabahante ang hinahanap nila. Pang-inspire ate, nahanap na nila ang pinakamasipag na trabahante. Parang pandagdag katangian na lang yung kagandahan mo para ganahan sila sa pang-araw-araw. Ikaw talaga, kung ano-ano talagang pinagsasasabi nyo. O sige, pakausap naman kina Aljem at saka kay Melody. Baka hindi ako makatawag mamaya dahil simula na ng trabaho ko. Ate! Tawag ni Aljem kay Amelia. Oh, bunso, kumusta riyan? Inaalagaan ka naman ni Kuya Alfonso mo. Pambungad na tanong niya rito. Opo ate, masiglang sambit nito. Ngunit kalaunan ay mapapansin ang bigla ang pagbabago ng emosyong ipinapakita nito na siyang ipinag-alala ni Amelia. Oh, bakit? Anong problema? May problema ba riyan? Sabihin mo lang kay ate at susolusyonan natin yan. Mas lalong nag-alala si Amelia nang makitang wala pa rin itong imik. Nakatitig lang ito sa kanya sa screen. Nang akmang tatanungin niya ulit ang bunsong kapatid ay biglang kinuha ni Alfonso ang cellphone. Dahilan para hindi makita ni Amelia si Aljem. Nalingid sa kaalaman niya ay umiiyak na pala. Oh, anong nangyari doon? Ba't biglang nanahimik si Aljem kanina? Nag-aalala lang tanong niya. Ayun, umiiyak na naman. Namimiss ka. Wika ni Alfonso. Kaalis ko lang. Kararating ko lang dito. Huwag niyo naman akong bigyan ng kalungkutan. Hayaan mo na ate. Masasanay rin si na Aljem na malayo ka sa amin. Sila lang ba? Mapanuksong tanong ni Amelia na siyang nagpanguso kay Alfonso. Ate naman, nagsusumikap na nga ako rito huwag nang dumagdag pa sa kanila eh. Tapos nanunukso ka pa dyan. Wika ni Alfonso na siyang ikinalakhak ni Amelia. Oo na, hindi na. O siya, ibababa ko na to. Paparating na kami dun sa bahay na pagtatrabahuhan namin. Sige na, mag-iingat kayo palagi dyan ha. At saka yung perang iniwan ko sa inyo, tipid-tipid ninyo. Muli niyang paalala sa mga ito. Nag-cash advance si Amelia sa agency na kanyang pinagtatrabahuhan. Kakaltasin na lamang iyon sa sweldo niya kada buwan para hindi gaanong mabigat. Pagkababa ni Amelia sa bahay na pagtatrabahuhan ay nakaabang na ang kanyang amo. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. At mapapansin niyang hindi maganda ang pagkakatitig nito sa kanya. Then follow me. Let me discuss my rules inside the house. Mabibigat na paggamit ng Ingles ng Arabo na siyang ikinangiwi ni Amelia. Sa paraan pa lang ng pananalita nito, parang istrikta na at mahigpit ito sa mga katulong. Here in my house, no helper is allowed to use cellphone while working. Understood? Sambit pa nito na siyang ikinakunot ng noo ni Amelia. Nang akmang may itatanong pa siya tungkol sa bagong patakaran nito ay siniko na siya ng isang kasambahay na matagal na ring nagtatrabaho sa naturang bahay. Nakayuko ito at bahagya siyang sinisenyasan na huwag nang umangal pa. Umuo ka na lang. Bulong pa nito na siyang ikinabuntong hininga ni Amelia. Am I understood? Pagtatanong pa ng among Arabo na siyang pilit na ikinatango na lamang ni Amelia. What's your name again? Amelia po. Tugon niya sa amo. Nakaramdam ka agad siya ng kakaiba nang makita ang kakaibang pagtingin nito sa kanya. Ngunit pilit iyong binaliwala ni Amelia sa kanyang sarili. The one and only rule in my house, no using of cell phones while working. And I don't want a clumsy and lazy helper, okay? Understood? Sambit pa nito kay Amelia na siyang palihim na ikinangiwi nito. Gayunpaman, nananatiling positibo si Amelia. Sa unang araw ng trabaho niya ay tila naninibago si Amelia. Nakabantay sa kanya ang babaeng Arabo at halos lahat ng kilos niya ay tinitignan nito. Halos hindi na siya makahinga sa palaging pagbabantay nito sa kanila na siyang labis niyang ikinaaangal. Wala sa bokabularyo niya ang sumuko lalo na't unang araw pa lang ng trabaho niya. Ngunit sa pinagagagawa ng among Arabo ay parang anumang oras ay sasagi at sasagi sa isipan niya ang pagsuko. Alam ni Amelia sa sarili niyang hinding-hindi siya pwedeng sumuko dahil may mga kapatid siyang kailangan niyang tustusan ng pag-aaral. At sapat na ang isiping iyon para magpatuloy sa buhay si Amelia.
taliwas sa nakakapagod na trabaho na nadatnan niya sa Saudi. Sa unang araw niya ay talagang hindi siya nakagamit ng cellphone, dahilan para hindi siya makapaglaan ng oras na makausap ang mga kapatid niya. Kahit nang nasa silid na sila ng mga kasambahay ay hindi siya nakatawag dahil sa sobrang pagod. Gayunpaman, ipinangako ni Amelia na tatawagan niya ang mga kapatid sa susunod na araw. Nagpapasalamat na lang siya at nakausap niya ang mga kapatid bago pa man siya sumabak sa trabaho. Baka nagtatampo na ang mga iyon kung hindi niya iyon natawagan sa loob ng isang araw. O Amelia, kaya pa ba? Tanong sa kanya ni Jesly, ang isa sa mga kasamahan niyang kasambahay din. Ang kayanin niya, kakasimula pa lang niya, kaya talagang kailangan. Sambit ni Aida, ang isa pang kasambahay. Tumingin ito sa gawi niya bago nagsalitang muli. Ilang taon ka pang mamamalagi dito, kaya dapat masanay ka na, Amelia. Mahirap ang makalabas sa bahay na to. Kapag nakapasok ka na rito, mahirap ka nang makalabas. Kaming ang ilang taon na dito kahit gustuhin man naming magpalit ng employer. Ayaw kaming payagan. Ni hindi kami makatawag sa agency namin dahil talagang higpit ang paggamit ng cellphone dito. Kapag sinusubukan naman namin, parang nakakahalata sila. Tsaka tinatawagan din sila ng agency. Kaya yun, malilintikan kami. Dagdag pa nito. Labis na nag-aalala si Amelia sa sinabi ng mga kasamahan. Baka dahil sa kahigpitan ng among Arabo, ay baka hindi na siya makatawag pang muli sa mga kapatid niyang nasa Pilipinas. Nang sumunod na araw, maagang bumangon si Amelia para palihim na tawagan ng mga kapatid. Nakakailang tawag na siya sa mga ito ngunit hindi pa sumasagot. Nag-aalala siya na baka mawalang pagkakataon na mayroon siya ngayon na tawagan ng mga ito. Alfonso naman, sagutin mo ang tawag. Pagsusumamo ni Amelia sa sarili habang tinatawagang muli ang mga kapatid niya. Maya-maya, nakahinga siya ng maluwag nang makita ang pagsagot ni Alfonso. Nakapikit pa ito at nakahiga. Dahilan para masabi ni Amelia na baka galing sa pagtulog ang kapatid. Mabuti naman at nasagot mo. Bungad niya rito, pero mahina lang ang kanyang boses. Oh, ate, ba't ngayon ka lang nakatawag? Ilang oras ding nag-aantay sina Melody at Aljem sa tawag mo. Yun nga eh, sa susunod baka ganitong oras din ako makakatawag dahil mahigpit na ipinagbabawal dito ang paggamit ng cellphone habang nasa trabaho. Makakatawag din naman ako sa hapon kaso baka paminsan-minsan lang. Kinukuha ko pa yung tiwala ng amo ko dito, masyadong mahigpit. Pagsasumbong ni Amelia na siyang ikinangiti ni Alfonso. Makukuha mo rin ang tiwala niyan, ate. Hindi madalian, pero alam kong makukuha mo rin yan. Sambit pa nito sa kabilang linya na siyang ikinalapad ng ngiti ni Amelia. Dahil sa sinabi ng kapatid niya ay tila nabuhayan siyang magpursige pa. O siya, pasilip muna sa mga kapatid natin. Huwag mo na lang silang gisingin. Pasilip na lang sa mga mukha nila at namimiss ko na talaga. Agad namang ipinakita ni Alfonso sa screen ang mga mapayapang mukha ng kapatid na naghihilik pa noong mga sandaling iyon. Napapaluha si Amelia habang nakatingin sa mga mukha nito. Ilang araw pa lang niyang hindi nakakasama ang mga kapatid ngunit labis-labis niya nang namimiss ang mga ito. Oh, ate! Bakit ka umiiyak? Naguguluhang tanong ni Alfonso nang makita siya sa screen. Hindi, namimiss ko lang kayo, kaya napapaiyak ako. Ito ang unang beses na nawalay ako sa inyo, kaya naninibago talaga ako. O siya, sabihan mo na lang ang mga kapatid mo na nakatawag ako ha. Pakisabi rin na baka mamayang hapon pa ako makakatawag. Bago pa man siya makapagsalitang muli sa kapatid niya, itinawag na siya ng isa sa mga kasamahan niya. Amelia, lumabas ka na dyan. Baka makalata si madam na wala ka pa dun sa kusina. Nako, iba kong magalit yun lalo na sa mga baguhang katulad mo. Paalala ng isa sa mga kasambahay. Nag-aalala ito sa magiging kahihinat na ni Amelia kapag hindi pa ito lumabas ng kwarto. Sige, susunod na ako Ate Aida. Salamat sa pagpapaalala. Paghinging pasalamat ni Amelia sa kasamahan. O siya, dalhin mo na lang itong basket pagpunta mong kusina para hindi ka mahalatang galing ka pa dyan sa kwarto. Sambit pa nito.
Maswerte si Amelia at ganoon kababait ang mga kasama niya. Kung iba yon, baka hinayaan na siyang mapagalitan ng amo. Salamat ulit Ate Aida. Wika niya rito. O siya, aalis na ako at baka mapagalitan pa ako. Sasabihin ko na lang na paparating ka na. Nang makaalis ang kasamahan ay agad siyang napatingin sa screen ng cellphone. O sige Alfonso, mukhang kailangan ko nang umalis. Basta pagbutihin niyo dyan ha. Mag-aral ng mabuti at alagaan niyo yung mga kapatid natin. Pagkalabas ng kwarto ni Amelia ay kinuha niya ang basket na ibinili ni Aida para sa kanya. Nang makarating sa kusina, labis-labis ang tingin na ipinukol ng babae. Nang makarating sa kusina ay labis ang tingin na ipinukol sa kanya ng babaeng amo na siyang nagpakaba kay Amelia. Nang makalampas sa paningin ng amo ay nakahinga siya ng maluwag para siyang nabunutan ng tinik sa sitwasyon niya. What are you still standing for? Help the other workers! Pautos na sabi ng babaeng amo na siyang ikinataranta niya. Yes ma'am! Nauutal na sambit ni Amelia bago tumulong sa mga kasamahan na palihim din palang kinakabahan para sa kanya. Sa ilang oras na nagtatrabaho si Amelia ay pansin niyang siya palagi ang pinagtutuunan ng pansin ng babaeng amo. Kanina pa siya sinusundan ng tingin. Nagpapasalamat na lang siya nang mapansing may kausap na ito sa telepono dahil nawala na ang atensyon nito sa kanya. Bakit palaging nakabantay si ma'am? Wala ba siyang trabaho bukod sa pagbabantay sa atin dito? Mahinang pagtatanong ni Amelia sa mga kasama. Ngunit bago pa man sila makasagot sa tanong niya ay may tumawag na sa kanya. Amelia! Come here! Sambit ng amo na siyang labis na ikinataranta niya. Ma'am? Do you need anything? Tanong ni Amelia. Naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. I want you to serve us a tea once my friends will be arrive here. Understood? Sambit nito na siyang ikinatango naman ng dalaga. Yes, ma'am. Sambit niya rito. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Akala niya'y pagagalitan siya nito dahil nakita siya nitong daldal siya ng daldal sa mga kasama niya. May iuutos lang pala. But for now, help them. Dagdag pa ng babaeng amo, dahilan para agad siyang mapayuko. Okay, ma'am. Bakit kaya ako ang mas pinili ni madam na umasikaso sa kanila? Gayong mas may alam kayo sa mga kaibigan niya. Tsaka wala pa ako masyadong alam. Nakakapagtaka lang. Tanong ni Amelia sa mga kasama. Kalaunan, napakibit balikat na lamang ang dalaga. Sina Aida at Jesslyn naman na alam na ang mangyayari ay nagkatinginan na lang. Si Amelia napansin ang kakaibang kilos ng mga kasama kaya napatingin siya sa mga ito. Bakit? May problema ba? Pagtatanong niya rito. Pasimple namang tumingin ang mga ito sa amo. Sa ginawang iyon pa lang ng mga kasama niya ay may kutob na si Amelia na hindi magiging maganda ang mangyayari. Amelia, mag-ingat ka ha. Habang inaasikaso sila, kailangan mong pakaingatan ng kilos mo. Kung tatanga-tanga ka, tsak na dyan magsisimula ang kalbaryo mo. Sambit ni Aida na siyang labis na ipinag-alala ni Amelia. Hindi pa nga dumadating ang mga kaibigan ng babaeng amo, pero kinakabahan na siya kaagad. Naroon na agad ang kakaibang takot sa dibdib niya. Amelia, kayanin mo to. Huwag kang tatanga-tanga at palaging mag-focus. Sambit niya sa sarili. Ilang oras ang lumipas, dumating na ang mga kaibigan ng babaeng amo. Nangakamang aalis na siya para pumunta sa kusina at maghanda ng tasa, ay bigla siyang tinawag nito. Amelia! Amelia! Pagtawag nito sa kanya, dahilan para pumunta siya agad sa amo at humarap sa mga kaibigan nito. Madam, sambit niya sa amo. Bahagyang nataranta si Amelia nang makita ang pagkunot ng noon nito sa kanya. Where is the tea? Tanong nito sa kanya. Hindi tuloy alam ni Amelia ang gagawin. Gusto niyang magpaliwanag kaso natatakot siyang baka mas lalo lang itong magalit. Yes ma'am, I will get the tea. Natatarantang sabi ni Amelia bago tumakbo sa kusina. Pawis na siya dahil kanina pa siya nagtatrabaho. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya ang dalawang kasamahan na nakatayo roon. Oh,
Eto Amelia, bilisan mo ang kilos mo at baka tuluyang magalit si Madam. Sambit ni Aida habang iniaabot sa kanya ang tray na siyang pinagdalagyan ng mga tasa at tsaa. Maraming salamat talaga. Buong pusong pasasalamat niya sa mga kasama. Sobrang swerte niya dahil mababait ang mga ito. Usha, mamaya ka na magpasalamat. Ihatid mo na yan bago pa yung tuluyang magalit sa'yo. Utos naman sa kanya ni Jessly. Bilisan mo lang pero mag-ingat ka pa rin sa kilos mo, Amelia. Paalala pa nito sa kanya. Sa oras ding iyon, agad lumabas ng kusina si Amelia at nilapitan ng amo kasamang mga kaibigan nito sa sala. Maingat niyang inilagay ang tray sa mesa at saka yumuko habang umaatras bago umayos sa pagkakatayo. Nagaantay ng ibang iuutos ng amo. You have a very beautiful helper, Nadia, ha? Sambit ng isa sa mga kaibigan ng babaeng amo. What's your name? Pagtatanong nito sa kanya. Amelia, madam. Magalang na sabi niya rito. Nang umiti ito sa kanya ay nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay puro istrikta ang mga kaibigan ng amo. Mabuti at hindi naman pala. Mabuti at taliwas naman pala iyon sa iniisip ni Amelia sa sarili niya. Agarang nawala ang ngiti na nakapaskil sa mukha ni Amelia nang mapansin ang nanunusok na mga mata ng babaeng amo. Napayuko siya at bahagyang iniwasan ang tingin nito. Amelia, get another jar of tea. Utos nito na siyang ikinayuko ni Amelia. Yes, ma'am. Sambit ni Amelia bago umalis para kumuha ng bagong jar ng tsaa. Inayos niya pa ito sa kusina nang tawagin na siya ng amo. Amelia, make it fast! Sambit nito dahilan para mataranta na naman siya at bilisang bumalik agad. Dahil sa mabilisang kilos ay hindi na niya napansin ang pagharang paan ng amo sa nilalakaran niya habang papalapit sa mga ito. Dahilan para matilapon ang tsaa at matapon sa isa sa mga kaibigan ng amo. Nanlaki ang mga mata ni Amelia at bahagyang napasinghap. Napapatakip sa bibig sa biglaang pangyayari. Nakita niya kung papaanong tumayo ang mga magkakaibigang Arabo para tulungan ang natapunan ng tsaa. I'm sorry, madam. I didn't mean to do that. Nauutal at tila nanginginig na sambit ni Amelia habang nilalapitan ng babaeng Arabo na siyang nagpuri sa kanya kanina. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya at tila takot na takot sa posibleng mangyari. I'm sorry, madam. Bago pa man siya makapagtapos ng sasabihin at bago pa man siya makalapit sa mga kaibigan ng among Arabo ay sumingit na ito. No, it's fine. Sambit nito na siyang ikinapanatag saglit ni Amelia. Ngunit nang makita ang mga nanlilisik na mga mata ng amo ay bahagyang bumalik ang takot sa kanyang mga mata. You stay here. I will talk to you later. Sambit pa nito bago hinarap ang mga kaibigan at inasikaso palabas ng bahay. Habang inaantay ng amo niya na bumalik ay hindi maiwasan ni Amelia ang kabahan. May sinasabi ang mga kasama niya kanina na dapat mag-ingat siya sa kanyang mga kilos dahil pwede itong maging dahilan para sa simula ng totoong kalbaryo niya sa buhay. Ito na ba yon? Ito na bang kalbaryong haharapin ko ngayon? Iyan ang iniisip ni Amelia sa mga panahong hinihintay pabalik ang kanyang amo. Ma'am, I didn't really mean that. Sambit ni Amelia. Nagsusumamo sa amo nang makitang naglalakad na ito pabalik at papalapit sa kanya. Nagsusumamo siya na maniwala sa kanyang amo niya, ngunit laking gulat niya na imbes na pag-unawa ang matanggap ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula rito. Napasinghap si Amelia at napahawak sa pisngi. Ito ang unang beses na nasampal siya. Ang mas malala sa ibang tao niya pa nakuha. Ni ang mga magulang niya noon, hindi siya kailanman nasaktan. Ni ang lolo at lola niya, hindi makapaniwala si Amelia dahil ibang tao pa talaga ang nananakit sa kanya ngayon. Ma'am, lumuluhang sabi niya rito. Bago pa man makapagtapos ng pagsasalita si Amelia, sumingit na naman ang babaeng amo. Talk more and I'll make you beg for your life. Sambit nito na siyang nagpagulantang kay Amelia.
You have ashamed me in front of my friends. Nakatiimbagang nasambit pa nito na siyang ikintahimik ni Amelia. Alam niya ang mali niya. Alam niyang nagkamali siya kaya may karapatan itong magalit sa kanya. Clean it here. You can't eat until I said you can. Sambit pa nito na siyang nagpaluha kay Amelia. Parang sa tingin niya ay sa Saudi siya makakakuha ng lahat ng unang pang-aabuso sa kanya na hindi kailanman nagawa ng mga magulang niya noon. Sa araw ding iyon, halos buong magdamag na nililinisan ni Amelia ang CR ng bahay. Ilang ulit na siyang nagsabi na malinis na iyon, ngunit pinapalinis pa rin iyon ng amo niya. Hanggat hindi raw nagsasabi ang amo niya na malinis na iyon, ay lilinisan at lilinisan niya iyon sa buong magdamag. Ma'am, it's already clean. Pagod na sambit ni Amelia sa babaeng amo. Pang-sampu na yata niya itong sinasabi pero pilit nitong sinasabi na madumi pa daw kahit kitang-kita naman na malinis na. Can't you see that? I can still see the dirt on the whole bathroom. Clean it all again. Sambit nito habang nakatayo sa pintuan, dahilan para hindi makaangal si Amelia. Napilitan siyang maglinis kahit wala naman na siyang makitang dumi sa loob ng CR. Pagod na siya at kahit ganun ang nararamdaman niya ay hindi siya makaangal sa amo. Napahinto sa paglilinis si Amelia nang maramdaman ang pangdidilim ng paningin niya. What is that? Why did you stop? Huling narinig niya na sinambit ng amo bago siya nawala ng ulirat. Nagising na lang si Amelia na nakasilip na sa kanya sina Aida at Jesly. Minamasahe siya ng mga ito at pilit na ginigising. Diyos ko, Amelia, akala namin na paano ka na. Natatarantang sambit ni Aida. Bahagyang napaluha si Amelia ng mapagtanto ang nangyari. Dahil sa kapaguran ay nawalan siya ng ulirat kanina. Ilang ulit na siyang napagod pero iyon ang unang beses na nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Sinabi ko naman kasi sa'yong mag-ingat ka. Talagang gagawa at gagawa ng paraan si Madam para maparusahan ka. Naku, simula pa lang yan, Amelia. May susunod pa, kaya mag-ingat ka talaga. Kami nga, sanayan na lang dito kapag nagkakamali sa iniutos ni Madam. Sambit nito na siyang mas lalong ikinaluha ni Amelia. Hindi niya inaasahan na ganoon ang mangyayari sa pagtatrabaho niya sa Saudi. Hindi ganito ang iniisip niya pagpunta niya roon. Si Diana na siyang kaklase niya na nagdala sa kanya sa Saudi ay sa ibang amo naman napunta. Akala niya ay magkasama sila. Kung alam niya lang na magkaibang amo pala sila ay hindi na sana siya tumuloy. Ngunit nandito na siya. Wala na siyang mapagpipilian. O siya, tumayo ka na dyan at kumain. May itinago kaming pagkain para sa'yo. Baka lang hindi ka pa kumakain. Sambit pa ni Aida. Sakto namang tumunog ang tiya niya. Dahilan para mapangiti na lang si Amelia sa mga kasama. Kinuha niya ang pagkain at nagpasalamat sa mga ito. Habang kumakain, sinusubukan niyang tawagan ang mga kapatid sa Pilipinas. Nang sinagot ang tawag ay agarang napasilay ang ngiti sa labi ni Amelia. Oh, ba't gising pang 2 bubit na yan? Nakangiting sambit niya sa mga kapatid. Rinig na rinig naman niya ang tawanan nito sa kabilang linya. Talagang inaantay namin ang tawag mo, ate. Napaluhan na naman siya. Makita niya lang ang mga kapatid niya ay okay na siya. Sa lahat ng pinagdaanan niya ngayong araw, wala na siyang ibang mahihiling kundi ang makitang mga kapatid. Makita niya lang na payapa at masasayang mukha ng mga ito ay nawawala na kaagad ang pagod niya. Oh, ba't ka umiiyak, ate? May problema ka ba? Tanong ng mga ito na mas lalong ikinaiyak ni Amelia. Napapahid siya sa mga luha at pilit nang umiti sa mga kapatid. Wala lang to, namimiss ko lang kayo kaya ganito. Namimiss ko na yung kakulitan ninyo. Miss na miss ka na rin namin, ate. Kinuha ni Alfonso ang cellphone mula sa nakababatang kapatid at siya naman ang nagsalita. Kanina pa siya naging tahimik at pinagmamasdan ang kalagayan ng kapatid sa screen at nang mapansin ang pagod nito ay bahagyang nagsalubong ang kilay niya. Bakit parang puyat ka, ate? Marami ka bang trabaho dyan? Panunuri ni Alfonso na siyang ikinatahimik ni Amelia. Oo, medyo marami din ang trabaho rito pero kayang-kaya naman. O siya, Alfonso, matutulog pa lang ako. Matulog na rin kayo dyan. Sambit ni Amelia.
pilit iniiwasan ang mga susunod pang tanong ng mga kapatid. Sige ate, huwag masyadong pakapagod dyan ha. Baka pauwiin kita dito. Sambit pa nito na siyang ikinatawa ni Amelia. Kung makapagsalita ito ay parang ang dali-dali lang makauwi ng Pilipinas. Oo na, hindi na. O siya, ibababa ko na to ha. Mag-ingat kayo dyan. Nang maibaba ang tawag ay agad na pabuntong hininga si Amelia. Nakakapagod ang trabaho at palaging nasa peligro ang buhay niya habang nakatira sa bahay ng amo. Ngunit kailangang magpatuloy sa buhay dahil siya lang ang pinagkukunan ng lakas ng mga kapatid. Amelia! Give me the drinking glass! Sambit ng amo na siyang kaagad na inasikaso niya. Kanina pa siya inuutusan nito ng kung ano-ano kaya natataranta siya kung ano ang uunahin. Here ma'am, sambit ni Amelia. Dahil sa pagkataranta, hindi na niya namalayan na napatid siya ng sarili niyang paa, dahilan para matapilok siya. Dahil sa pagkatapilok na iyon, nahulog ang hawak niyang baso at nabasag na siyang labis na ikinagalit ng among Arabo. What did you do? Paninigaw ng among Arabo na siyang labis na ikinataranta niya. I'm sorry ma'am, I didn't mean to shatter the glass. Sambit ni Amelia at akmang pupulutin ang mga bubog na iyon nang bigla siyang hatakin ng amo sa buhok at isinubsob sa parteng may mga bubog na labis na ikinasigaw ni Amelia. Ma'am, please don't do this to me. Malakas na pagpigil niya sa amo habang umiiyak. May ilang mga bubog na dumapli sa mukha niya at dumugo iyon na siyang labis na ikinasakit sa mukha niya. No! You deserve to be punished! Come here! Paninigaw nito bago siya kinaladkad papunta sa stockroom at ikinulong doon. Ma'am! Don't do this to me, please! Umiiyak na sambit ni Amelia. Ngunit hindi nakinig ang among Arabo at tuluyan siyang ikinulong sa loob. Sa ilang araw na pagtatrabaho doon sa Saudi, napagtanto niyang hindi talaga madali ang trabaho ng mga Pinay at Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Mahirap at talagang pwede kang ilagay sa peligro. Graduate ako ng kolehiyo sa Pilipinas, ngunit nandito ako sa Saudi. Naglilinis ng inodoro at sinasaktan ng amo. Naluluha niyang sambit sa sarili. Mag-isa siyang umiiyak sa loob ng madilim na stockroom. Sa ilang oras na pag-iyak ni Amelia sa stockroom ay nakatulog na siya. Naalimpungatan niya iyon nang buksan iyon ng among Arabo at hinaklit na naman ang buhok niya at kinaladkad palabas ng silid na iyon. Here! Eat this! Sambit ng among Arabo dahilan para mapatingin si Amelia sa itinuturo nitong pagkain. Ganun na lang ang pag-iyak niya nang makita ang tira-tirang pagkain sa basurahan. What are you waiting for? Eat that! Sambit nito sa kanya na bahagya pa siyang itinulak na siyang naging dahilan para mapilitan siyang kunin ang pagkain at kainin iyon. Sa mga sumunod na araw, buwan at taon ay palaging ganoon ang nararanasan ni Amelia at ng kanyang mga kasama. Tama nga ang sinabi ni Aida at Jesly. Sanayan lang. Talagang kailangan lang mag-ingat kung ayaw mapag-initan ng amo. Sa nalalabing araw na natitira sa kontrata ni Amelia ay nilapitan siya ng amo. Amelia, I want you to renew your contract with me. This is not a plea. This is a command coming from me. Sambit nito na siyang matatag na kinontra ni Amelia. No ma'am, I won't renew my contract with you. I am not a fool to renew a contract to an employer who kept on hurting us. Matatag na sambit ni Amelia sa amo na siyang ikinanlisik ng mga mata nito. Wala siyang balak na i-renew ang kontrata niya sa amo. Sa pang-abusong ginawa nito, hindi siya tanga para i-renew ang kontrata. Oo, ang passport nila ay nasa kanyang amo. Pero kapag natapos na ang kontrata, wala naman itong magagawa kung hindi ang ibigay iyon sa kanila. What did you say? Did you just oppose me? Sambit nito sa kanya. Nang akmang lalapitan na siya ng amo niya para saktan ay agaran niyang itinaas ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Come on! Hurt me! And tell the world how abusive you are! Nang araw ding iyon, dumating ang tulong mula sa agency. Makakabalik na sila ng Pilipinas. Pahirapan si Ameliang makontak ang agency noon dahil hindi naniniwala ang mga ito na mapang-abuso ang kanilang amo.
Ayon sa mga ito, maganda raw ang record ng kanilang amo at sa katunayan, laging nagre-renew ng kontrata ang mga kasambahay na nagtatrabaho rito. Ang hindi nila alam, tinatakot lamang nito ang mga kasambahay at kinukuha ang passport para lang mag-renew ng kontrata. Maraming salamat sa iyo, Amelia. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakalabas sa bahay na to. Buong pasasalamat ni Aida sa kanya. Oo nga, kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na kaming nakakulong sa bahay na to. Maraming salamat talaga, Amelia. Nagpapasalamat kami na dumating ka sa buhay na to. Ikaw ang naging hero namin sa pamamahay na to. Wika naman ni Jessly. Kayo talaga. Nagpapasalamat din ako na kayo ang naging kasama ko. Kung hindi, baka di na ako nakaabot ng ilang taon dito. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako sa mundong ito. Kayo yung dahilan bakit napilitan akong lumaban din. Labis-labis na ang pangungulila ni Amelia sa mga kapatid. Pero sa kabila nun, hindi niya pinaalam na uuwi na siya ng Pilipinas para naman masorpresa ang mga ito. Malaki ang ngiti ni Amelia nang bumaba ng sasakyan. Daladala niya ang maleta at mga pasalubong para sa mga kapatid at lolo niya. Nang tumapat sa pintuan ng munting bahay ay kumatok siya. Kahit pa pwede naman siyang pumasok. Kumatok pa rin siya para masorpresa ang mga kapatid pagbukas ng pinto. Sino yan? Hindi na nakapagtapos ng sasabihin si Melody nang makita si Amelia. Agad siyang napalapad ng ngiti bago niyakap ng mahigpit. Ate? Nagulantang na sambit ni Melody na siyang mas lalong nagpalaki sa ngiti ni Amelia. Melody, namiss kita! Ay, naluluhang sambit niya sa kapatid. Ate, ikaw nga! Malakas na sabi ni Melody na siyang nagpatawa kay Amelia. Mahigpit din itong yumakap sa kanya at saka kumalas para tawagin ang mga kapatid na walang kamalay-malay sa pagdating niya galing Saudi. Aljem! Kuya! Nandito na si ate! Malakas at tila nagagalak na pagtawag ni Melody sa mga kapatid na siyang mas lalong ikinatuwa ni Amelia. Ate, bakit ngayon ka lang? Ilang taon kitang hinintay? Sambit naman ni Aljem habang umiiyak. Pasensya na, nakipagsapalaran ng ate niyo sa Saudi. Hayaan mo na bunso, nandito na naman ako. Hindi na ako ulit aalis. Talaga ate, hindi ka na aalis? Tila nagagalak na sambit nito dahilan para lalong mapangiti si Amelia. Tumango siya sa kapatid. Oo bunso, hindi na ako aalis. Dito na ako mamamalagi. Hindi na ulit tayo maghihiwalay. Hindi na yung mauulit. Napatingin si Amelia sa lalaking nakasandal sa pader. Bahagya itong nakangiti habang nakatingin sa kanila. Alfonso! Pagtawag niya rito. Welcome back ate! Nakangiting sambit nito. Laki mo na at saka ang gwapo-gwapo mo. Baka may nililigawan ka na. May nagugustuhan na ako pero hindi ko po pinupormahan ate. Inuuna ko munang mag-aral kasi ayokong masayang lahat ng pinaghirapan mo dun sa Saudi. Mabuti naman at nag-aaral ka naman ng mabuti. O pwede mo nang pormahan yung nagugustuhan mo at baka maunahan ka pa. Panunukso niya rito. Si ate talaga puro kakalukuhan. Magbihis ka na, magpahinga ka na din. Ako nang bahala sa pagkain natin. Eh nasan nga pala si Lolo? Namiss ko si Lolo. Nasa kusina ate. Teka, Lo! Tawag ni Alfonso. Kaagad nilapitan ni Amelia ang lolo niya at saka hinapit sa isang mahigpit na yakap. Lo, kumusta po? Naluluhang tanong ni Amelia. Mas lalo siyang napaluhan nang makita ang pagngiti nito. Kahit matanda na ito at ilang taon siyang hindi nakita, ay nakikilala pa rin siya nito. Talagang hindi siya nakalimutan. Hindi sinayang ni Amelia ang mga araw at nakipag-bonding siya sa mga kapatid at lolo niya. Sa ilang taon ba naman niyang nawalay ay tila nangungulila siya sa mga ito, lalo na ang makasama ito sa picnic na siyang nakasanayan na nila simula noon. Ngayon, nandito sila sa sementeryo, sa harapan ng puntod ng mga magulang nila. Nakaupo sa isang picnic mat habang nakapalibot doon at kumakain. Ma, pa, kung nasan man kayo, maraming salamat sa palaging paggabay sa akin at sa amin ng mga kapatid ko.
Kayo, si Lolo at ang mga kapatid ko ang nagsisilbing inspirasyon at lakas ko para magpatuloy sa buhay. Nakangiting sabi ni Amelia habang nakatingin sa puntod ng mga magulang. Ang sarap ng mga pagkain, ate. Sambit ni Melody na siyang ikinagalak ng lahat. Hindi lang yan ang kakainin natin, Melody. Sisiguraduhin kong simula sa araw na to, samot-saring pagkain ang kakainin natin. Mga masusustansya na alam kong paborito nyo rin. Sambit ni Amelia. Kumuha siya ng kanin at ulam para subuan ng lolo niya. Habang ginagawa iyon, nabalingan niya ng tingin si Alfonso na kanina patahimik at bahagyang nakatitig sa kanya. Oh, may problema ka ba? Sabihin mo lang sa akin at baka makatulong ako. Tanong niya rito. Wala ate, malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo sa amin, hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat sa'yo ate. Ano ka ba naman Alfonso? Para namang hindi ka pamilya kung makapagsalita ng ganyan. Lahat ng ginagawa ko para sa ating lahat. Ginagawa ko to ng kusa kaya wala akong hihinging kapalit. Nagsasakripisyo ako kasi parang ako na rin ang naging magulang nyo. Kaya wag mo nang pakaisipin ang mga ginagawa ko at mag-aral ka na lang ng mabuti. Makalipas ang ilang buwan, graduate na nga si Alfonso. Cruz Alfonso. Pagtawag ng MC sa pangalan ni Alfonso na siyang ikinatayo nito mula sa kinauupuan. Laking gulat ng lahat nang lumiko ito at lumapit sa gawin ni Amelia. Akala ni Amelia ay sa banda lang niya ito dadaan pero nilapitan pala talaga siya nito at dinala sa stage. Hindi naman makaangal si Amelia at napilitang umakyat doon. Si Amelia na lamang ang kumuha ng medalya ni Alfonso at nang akmang isusuot na yun sa kapatid ay pinigilan siya nito at bagos sa kanya iyon ipinasuot ni Alfonso. Alam niyo kung bakit imbes na ako ang magsuot ng medalya ay siya ang pinasusuot ko? Wika nito sa mga taong nanonood sa kanila. Alfonso, ano sa tingin mo ginagawa mo? Mahinang wika ni Amelia sa kapatid, pero hindi siya pinakinggan nito. Dahil deserve niya to. Dahil siya ang nagsisilbing medalya ko, na siyang nagpapalakas sa akin araw-araw na kayanin ko ang lahat ng pagsubok na dumadating sa buhay namin. Ate, ikaw ang nagsisilbing medalya ng pamilya natin. Ikaw ang nagsisilbing lakas namin para magpatuloy sa buhay. Wika ni Alfonso na siyang ikinaluha ni Amelia. Sa lahat ng pinagdaanan ni Amelia ay hindi niya lubos maisip na makakaya niya pang makamtan ang lahat ng tagumpay sa buhay. Na kung magsisikap at magtitiwala lang ay talagang mapapagtagumpayan ang lahat. Sa halip na mag-apply bilang teacher o magtrabaho ulit sa ibang bansa ay mas pinili niyang magtayo na lamang ng sarili niyang tindahan. Nagtayo siya ng negosyo gamit ang perang kinita niya sa ibang bansa. Si Alfonso rin naman ay nakapagtrabaho na, samantalang ang iba niyang kapatid, nag-aaral at mga honor student naman. Ang lolo niya sa kabutihang palad, buhay pa rin at malakas pa. Sa lahat ng yon, nagpapasalamat si Amelia. Dahil masasabi niyang mabuti pa rin ang Diyos sa kanila. Hindi sila pinabayaan ito. Lagi nilang nalalampasan ang pagsubok sa buhay ng magkakasama. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.